detalye sa file ni Benhur Loy ang pagbili at pagbabayad noon ni Janet Lim Napoles ng mga mamahaling alahas na sinasabing pang-araw-araw lang daw niyang gamit. Pero itinanggi ng company Napoles na kanya ang mga alahas na eksklusibong ipinakita sa GMA News. Nakatutok si Susan Enriquez. Hindi raw ito ang mga alahas na pag-aari ni Janet Lim Napoles, ang tinaguri ang mastermind ng Pork Barrel Fan Scam. Ayon sa abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David, konti lang daw at di kamahala ng mga alahas ni Napoles. Wala na rin daw sa pag-aari ni Napoles ang mga ito ngayon. May mga alahas siya pero yung mga yon hindi kanya. May kung sino-sino naman na tao na nagsamantala din, na kinuha yung mga alahas na yan, kesyo itatago, etc. na wala na. In a way, lumipad na yung mga lahas. Nawala na. Wala na. Ang ipinagtataka raw ng company ni Napoles, bakit daw ang mga pinakitang alahas may price tag pa? Kung jewelry ko yan, bakit may tag? Ibig sabihin, it's either nasa department store yan, kinuhanan lang nung source na yon kung sino man yon, para ibigyan ng massive misinformation about Mrs. Napoles. Pero pinanindigan ng dating kasambahay ni Napoles na siya rin tagatago at tagalinis umano ng mga alahas ni Napoles na sa dating amo niya ang mga alahas na ito. Sa katunayan, ayon sa abogado ng dating kasambahay ni Napoles, may mga mas mahal pa raw na alahas ni Napoles na nakatago sa bangko. Hindi ko po nakuhaan yung ano yung parang black pearl ata yun na nakalagay sa black na nakabalot sa black na tela. Mga alahas pa rin? Yung pearl lang ata, yun siya, black ang kulay. Ah, mga pearl pa, So, ito, kanya lang lahat yun? Opo, opo. Sa kay Napoles lang po yung lahat. Maliban po, iba din yung po sa dalawang anak niyang babae. Yung mga nakikita ng mga kasambahay niya, na nandoon lamang sa bahay niya, hindi yun yung mahahalagang jewelries niya. Ang mahahalaga yung nasa vault. Na nasa isang bangko. Kwan lang yun. Pang araw-araw na gamit lamang niya yun. Pero yung mas mahahalagang jewelries niya or precious stones or precious metals, nasa vault yan ng isang bangko. Pero sa Benhur Loy file na isinumite ng NBI sa Senate Blue Ribbon Committee, makikita ang maraming entry sa mga Excel file na mga pagbayad at pagbili ni Napoles ng mga mamahaling alahas gamit ang pondo mula sa mga peke nitong NGO na nakakuha ng Pork Barrel Fund ng mga mababatas. Sa isang entry noong October 12, 2004, may binayarang alahas na nagkakahalaga ng mahigit sa 264,000 pesos sa Napoles kay Girlie Abalos, anak ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. Noong September 2004, may mahigit 700,000 pesos din itong binayaran kay Abalos para sa mga alahas din. Sa dalawang entry naman noong January 2007, mahigit 5 milyong pisong halaga ng alahas ang binayaran naman ni Napoles isang Mary Jane de Guzman. May binili din siyang alahas noong December 2005 na nagkakahalaga ng 1.7 milyon pesos. Patuloy na sinisikap ng GMA News na kuna ng pahayag sina Abalos de Guzman hanggang ngayon. Susan Enriquez, nakatutok. 24 horas.